Sa pagpapatuloy ng kwento, si Sumon at si Agoray at si Gayam ay nagkakainitan. Katunayan nga niyan, isang hapon, napadpad ako sa isang mas magubat na lugar ng Batanes. Inabutan ko roon si Sumon at yung kanyang kapatid, kasama nila si Gayam at si Agoray. Rinig na rinig ko yung sinasabi ni Sumon sa dalawa, na kung maaari daw ay wag na silang manggulo rito, dahil silang dalawa ay makakalaban ni Gayam at ni Sumon. Binabantaan pa nga ni Sumon yung dalawa na sa oras na guluhin pa daw yung mga tao doon sa Batanes o kaya na may ako, talagang hindi raw siya pagbibigyan ng pagkakataon at siya daw mismo ang papatay sa mga ito. Ako naman, tuwang-tuwa naman ako nung mga oras na yon, kaya't lumabas na ako sa aking pinagtataguan. Nandiyan ho pala kayo? Oo. Hindi, kararating ko lang. Narinig niyo po ba yung mga sinabi ko? Hindi. Sinabi ko na lang yon, Commander, upang nang sa ganun, hindi malaman ni Sumon na narinig ko yung mga sinabi niya. Pero sa totoo lang, tuwang-tuwa ako, Commander. Bilang isang patunay, si Sumon mismo ang gustong sumupil sa dalawa. Dahil sa loob ng isang linggo, si Agoray at si Gayam, paulit-ulit itong bumabalik sa bahay na kapag meron akong pasyente, ginugulo pa ng mga ito. Halimbawa merong isang pasyente na nakulam, dadagdagan pa ng dalawang yon. Nagalit na ng sobra si Sumon, kaya't sinabihan niya ako na kung maaari ay puntahan namin sa Apari ang dalawang yon. Napapayag naman nila kami. Ang nasa plano kasi, Commander, kapag nagkita-kita kami sa Apari, dito na siya ibabaon ng magkapatid na Sumon. Inabutan pa nga namin si Gayam at si Agoray sa kanilang bahay. Kasalukuyang nagriritual ang mga ito. Huli kayo ngayon. Itigil nyo ang ginagawa nyo. Wika ni Sumon. Napadpad kayo rito sa Apari. Tamang-tama, meron kaming hinanda, sabi ni Agoray. Kung ano man ang hinanda nyo, siguro yan ay pinakahuling kain nyo sa mundo, sabi naman ni Sumon habang ako ay nakatayo lang. Alam nyo, sa totoo lang, ayoko yung may namamatay. Ang gusto ko sanang mangyari, magkasundo-sundo na lang tayo. Agoray, bakit? Gayam, bakit? Eh, katulad ng magkapatid na ito, siguro naman, alam nyong sila ay mga gabunan. Nakasundo ko sila dahil gusto nilang magbagong buhay. Sana, kayong dalawa ganun din kayo. Masarap mabuhay ng walang kaaway. Masarap mabuhay ng nakakatulong sa kapwa. Eh paano naman? Kung kami ay kalaban ng mga katulad nyo, sa palagay mo, hahayaan namin na mamayagpag yung katulad mo? Kaming dalawa ng kapatid ko ang nadidiin sa kahirapan habang ikaw ay nabubuhay. Ah, ganun ba, Agoray? Ganun na nga. Sumon, ikaw nang bahala sa dalawang to. Ayokong makapanakit pero... Sige, pumapayag na ako sa sinasabi mo kanina. Masama na kung masama, Commander. Pero pumayag na ako sa kagustuhan ni Sumon na yung dalawang yon ay siya na ang tumapos. Tumalikod na ako at umalis sa bahay nilang dalawa. Rinig na rinig ko doon kung paano maghiyawan yung dalawa. Kahit na kasi napakalakas ng sigaw ng dalawang yun, walang makakarinig sa kanila dahil ang kanilang bahay ay nakagitna sa malawak na kagubatan. Hindi kasi po pwedeng tumira sa malapit sa mga kabahayan ang mga katulad ni Agoray at ni Gayam dahil ang mga ito ay kumpirmadong may kakaibang kakayanan. Tapos na. Siguro naman pagkatapos nito, wala nang gugulo sa akin.
Napaniwala ako ni Sumon na tinapos na niya si Aguray at si Gayam nang dahil dito. Sinabi ko na sa kanila na bumalik na kami ng Batanes dahil marami akong naiwan na trabaho. Pagdating ko doon, agad kong kinausap ang aking kaibigan na Engkanto kung ano bang nangyari dito sa bahay nung wala ako. Hindi naman yon ang kanyang sinagot. Hindi ka dapat magtitiwala sa dalawang yun dahil sila ay mga traidor. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Magmasid ka, Apo Maynard. Tignan mo ang nangyayari. Hindi kita maintindihan. Ang dalawang yon ay tuluyan ng nagbago. Sila pa nga ang sumupil sa dalawang magkaibigan. Diyan ka nagkamali. Ano? Hindi kita maintindihan. Sinabi ko sa'yo, tignan mo ang nangyayari sa paligid. Alam ko, Commander, na hindi naman ako lolokohin ng aking kaibigan. Nang dahil dito, nakiramdam ako. Lumipas ang dalawang linggo. Hindi nagpakita sa akin si Sumon at yung kapatid, kaya't sila ang aking dinalaw. Pagpunta ko sa palengke, ayon sa may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan, matagal na raw wala si Sumon at yung kapatid niya. Ano? Paano wala? Eh di ba nga dalawang linggo lang akong dinapunta rito tapos umalis na, di man lang nagpaalam sa akin. Apo Maynard, makinig ka sa aking maigi. Ang dalawang yon ay hindi mapagkakatiwalaan. Kasi alam mo ba, meron akong nadiskubre sa kanila. Isang araw, may bumibili dito ng isda. At yung bumibiling babae ay may sugat sa kabay. Nakalagay sa benda yung kanyang kamay. Tapos may tumutulong dugo. Ang ginawa ng magkapatid, yung babaeng yon ay binaltog. Tapos kitang-kita ko, itong si Sumon, dinidilaan pa yung dugo na tumatapon sa babae. Nang dahil doon pinalayas ko sila, hindi naman ako makapunta sa iyo dahil natatakot ako at alam kong nandyan lang yung magkapatid na yon. Pasalamat na lang din ako ngayon dahil nagtungo ka rito, Apo Maynard, para masabi ko sa iyo ang katotohanan. Kung ganun, tama pala'y sinabi sa akin ng aking kaibigan na yung dalawang yon ay mahirap pagkatiwalaan. Tama ka. At isa pa, naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo nung nakaraan? Yung may nagpakita rito ang matanda na galit si Sumon. Nakita ko silang magkakasama. Masaya pa sila at meron silang mga pinagbubulungan. Buong akala ko, Commander, yung dalawang yon ay tinuluyan na ni Sumon. Pero maraming nakakapagsabi na si Sumon at yung kanyang kapatid tapos yung dalawang si Aguray at si Gayam ay nakikita nilang magkakasama. Ang katanayan niyan, nakatira daw ang mga ito sa gilid ng dagat kung saan merong malalaking tipak ng mga bato. Nagtayo daw sila doon ng isang kubo at lahat daw ng mga mangingisdang magagawi doon ay tinatakot ng mga ito. Wala akong kaalam-alam, dalawang linggo na palang nakaraan magmula nang niloko ako ni Sumon at ng kanyang kapatid. Madali kong inalam kung saan ba sila nakatira at dali-dali ko rin silang pinuntahan. Sumon! Sigaw ko sa labas dahil nakita ko na yung kanilang bahay na bagong gawa. Ikaw pala, Apo Maynard. Halika at meron akong sorpresa. Hindi na kailangan. Alam ko na kung anong pinaggagawa nyo. Bakit? Bakit mo ko niloko? Tinanggap kita. Pinakilala kita sa mga tao. Pero anong ginawa mo? Hinihiya mo ko, Sumon. Oh, si Aguray yun ah, at si Gayam. Akala ko ba... Ngayon, alam mo na ang totoo? Oo, Aguray. Alam ko na. Ganun naman pala. Eh, anong gagawin mo? Siguro, pinagbabalakan mo na kami. Diyan ka nagkamali.
Dahil magkasangga na kaming dalawa ngayon ni Sumon, hindi ba Sumon? Tama, magkasangga na kami. Ganun ba? Hanga din naman ako sa inyo. Yung tahimik na probinsya pa ng Batanes, ang pinuntirya nyo. Napaniwala mo ko Sumon, na ikaw ay hinahanting ng kapwa mo pero hindi pala. Ngayon, may dahilan na ako para itaboy kayong dalawa at bumalik na kayong dalawa sa Mindanao. Hindi mo magagawa sa amin yan. Hindi mo yan kaya, Apo Maynard. Ganun ba? Babalik ako sa susunod na gabi at makikita nyo na kaya ko kayong itaboy. At ito namang dalawang to, mga taga rito lang kayo eh. Di ba dyan lang kayo sa Apari? Dapat nga tayo ang nagtutulong-tulong para mapalayas ang magkapatid na gabunan. At bakit naman namin sila palalayasin? Taga-ibang lugar nga sila pero kalahi pa din namin sila. Pare-parehas kami, nasasakupan ng kaliwa. Kaya huwag ka nang mag-isip na ikaw ang kakampihan namin, Maynard. Ganun ba? Ubus na pasensya ko. Babalikan ko kayo. Sa totoo lang, Commander, naiisip ko pa lang yung mangyayari na hindi ako uubra sa mga ito. Kaya't kailangan ko ng kasama. Kaya lang sino? Eh dito sa lugar ng Batanes, nag-iisa na lamang ako. Isang araw, bigla na lamang pumundo ng napakadilim. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin at ulan. Nung mga oras na yon, hawak-hawak ko ang aking buntot pagi at iniisip ko na mukhang heto na ang tamang pagkakataon. Sa aking palagay kasi, dahil sa sila ay naninirahan sa gilid ng dagat at nalilingidan lang ng mga bato, malamang pero sa punto na yon, Commander, ay nagkamali ako. Kitang-kita ko si Aguray at si Gayam, nakasuot ng sutanang kulay itim. Maniwala kayo o hindi, sinasabayan ng mga ito yung malakas na ulan at hangin, nagpapalutang-lutang yung dalawa sa ibabaw ng bato habang nakadipa. Ito namang si Sumon at yung kanyang kapatid ay nakaupo sa ibabaw ng bato na animoy may tinatawag na kakaiba. Hindi ko labis na maunawaan ang kanilang mga ginagawa hanggang sa ang nakapagpaliwanag sa akin yung kaibigan kong Engkanto. Ito na daw yung tamang pagkakataon ni Aguray at ni Gayam at ni Sumon at ng kanyang kapatid na samantalahin ang mga taga-Batanes. Ang ginagawa daw nila, umuusal daw ng orasyon ang mga yon, pinagsamang orasyon ng gabunan at mangkukulam at mangbabarang. Tumatawag sila ng matinding salot na ipapakalat sa aking nasasakupan. Naiisip daw kasi ng mga ito na kapag nagkalat na ang salot sa Batanes, natitiyak nilang ako ang sisisihin ng mga tao at nang sa ganon, palalayasin na nila ako ng tuluyan. Hindi ako makapapayag na ganon, Commander, kaya't ginamit ko din ang aking kakayanan. Ginamit din ng aking kaibigang Engkantong Ligaw ang kanyang kakayanan upang mapigil ang pinaggagawa ng mga makakalaban ko. Nang makita nila ako, nagulat ako, Commander, kasi yung dalawa ay parabang nag-iba yung itsura, lalong-lalo na si Aguray. Huli na ang lahat. Hindi mo na kami mapipigilan, wika ni Aguray. Si Gayam naman, nang ito ay lumingon din sa akin, ay malaki rin ang pinagbago ng kanyang itsura habang yung kapatid ni Sumon na walang dila ay nagkaroon ito ng mahabang dila at lumalabas pa. Papunta ng papunta sa akin yung mahabang dila ng kapatid ni Sumon nung bigla akong pinaluputan ng kanyang dila at sinakal. Wika ng kapatid ni Sumon. Hindi ako makapaniwala, Commander. Kasi ang pagkakaalam ko talaga wala itong dila. Pero sa pagkakataon na yon ay nagamit niya sa akin upang ako ay labanan.
Hindi ako makagalaw. Habang ito namang si Sumon ay sinamantala ang pagkakataon, lumapit ito sa akin at pinakita yung napakapangit niyang itsura. Hinawakan niya ako sa aking mga paa habang si Agoray at si Gayam ay nagriritual sa aking harapan. Alam ko na ang pinaggagawa nila. Alam kong tinatanggalan nila ako ng kakayanan. At nang sa ganun, kung sakaling magkalat ang salot na tinawag ng mga ito, wala akong magagawa at wala akong pwedeng ipagmalaki sa mga tao na pwede kong labanan yung mga nagkakalat ng salot dito sa buong Batanes. Habang hindi ako makawala at niriritwala ni Gayam at ni Agoray, eto namang si Sumon, sumisigaw ng, "Konti pa! Konti pa!" Wika nito. Konting-konti na lang daw at matatapos na ang ritual. Nakita ko rin ang aking sarili. Umuusok ang buo kong katawan. Alam ko nung mga oras na yon ay tinatanggalan na ako ni Gayam at ni Agoray ng espiritual na kapangyarihan. Lahat ng ginamit kong usal sa aking katawan ay tinatanggal na ng mga ito. Lahat ng bakod ko ay binasag na nila. Walang kwenta ang aking mga debosyon dahil lahat ng mga ito ay tatanggalin ni Agoray at ni Sumon at ni Gayam. Maya-maya pa, lahat kami ay nagulat dahil humampas yung napakalakas na alon sa bahay nila at nabitawan ako ng kapatid ni Sumon at ni Agoray. Natigil ang pagriritual ng mga yon. Ramdam ko na noon sa aking sarili ang aking paghihina. Sinabihan ko ang aking kaibigan na tulungan niya ako. Yun kasi Commander ay hindi nakikita ni Agoray at ni Gayam at ni Sumon, maging ang kapatid ni Sumon. Unti-unti na naman silang lumapit sa akin upang kumpletuhin ang ginawa nilang pagriritual. Ganun pa man, ganito ang ginawa ng kaibigan ko. Kitang-kita ko nang siya ay pumasok sa aking katawan. "Bakit kayo umatras? Di ba tatanggalan niyo ko ng espiritual na kakayanan? Ito ko, labanan niyo ko ng harapan." "Hindi maaari. Baliwala ang ginawa niyong magkapatid." Wika ni Sumon sa dalawa. "Hindi ito maaari. Siguro, hindi pa ito ang tamang pagkakataon." "Anong pagkakataon ang sinasabi mo?" "Meron pa tayong pagkakataon. Menard, ito ang tandaan mo. Sa ayaw at sa gusto mo, susundan mo kami sa Mindanao." "At bakit naman ako susunod doon kung wala na kayo rito?" "Pakiusap lang sa iyo, Sumon. Kapag umuwi ka ng Mindanao, pwede bang isama mo na si Agoray at si Gayam?" "Talagang kasama ko sila. At hindi lang sila, meron pang iba." "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Maya-maya pa, yung kapatid ni Sumon ay nanggaling sa loob ng kubo. Paglabas nito ay meron siyang bitbit na bata. "Apo Menard, tulungan niyo po ako!" Sigaw ng bata. Naalala ko yung batang yun. Siya yung nagpunta sa bahay na umiiyak, na humihingi ng tulong dahil pinalaya siya ng kanyang amang lasinggero. "Ano, susunod ka ba sa Mindanao? Pag hindi ka sumunod, patay ang batang to. Pero kung sumunod ka, may pagkakataon ka pang iligtas ang batang ito. Naniniwala ako sa iyo, Menard, na hindi mo pababayaan ang sinumang taong humihingi ng tulong sa iyo." "Napakasama nyo! Sagad sa buto ang kasamaan nyo! Pati ba naman yung batang walang kinalaman, idinadamay nyo rito?" "Pakiusap, Sumon. Oo, sige, susundan ko kayo sa Mindanao. Pero huwag nyong idamay yung bata. Kung gusto nyo ng laban, sa sarili nyong lugar, sige. Susunod ako sa gusto nyo, pero bitawan nyo yung bata." "Hindi. Hindi maaari. Sumunod ka sa amin." Maya-maya pa, Commander, yung kapatid ni Sumon ay nag-anyong kabayo na naman. Tapos sumakay doon si Sumon at yung bata. Si Agoray at si Gayam, ganun pa rin ang style.
sinasabayan ng mga ito yung hangin kaya sila nakakalutang. Sumunod ka doon! Alam kong matapang ka! Maya-maya pa, sigaw ni Gayam. Bigla na lamang silang naglaho sa aking mga mata. Malungkot akong umuwi sa bahay. Iniisip ko na meron palang mga ganon. Sa totoo lang, Commander, ay hindi ko labis na maunawaan kung anong klasing mga tao ba si Sumon at yung dalawang yun. Alam mo, marami pang mga nakatago sa mundo ang hindi mo naiintindihan, Menard. Marami pa. Dahil dito sa mundo natin ay maraming naninirahan, hindi lang ikaw. Anong desisyon mo? Susundan mo ba sa Mindanao ang mga yun? Una sa lahat, paano ko sila susundan? Di ko nga alam yung lugar nila. Sabihin mo lang kung susundan mo sila at sasamahan kita. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Malamang na hinahanap na ng magulang yung batang yun. Hindi nga ako nagkamali, Commander. Maya-maya pa ay dumating na yung magulang ng bata. Apo Menard, tulungan niyo ho kami. Yung anak po namin nawawala. Apo Menard, humihingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko nung nakaraan. Dala lang po yun ng aking pagkalasing. Ngayon, humihingi po kami ng tulong sa iyo dahil alam po namin na ikaw lang ang siyang tanging makakatulong sa amin para makita ang anak namin. Apo, patawarin niyo ho ako. Pinagsisisihan ko na po yun. Wika ng tatay ng bata. Maniniwala ba kayo sa akin? Kapag sinabi kong yung anak nyo ay tinangay ng aswang? Oo, yan ang totoo. Wala akong nagawa nang tangayin siya ng gabunan. Ngayon ang magagawa ko lang, susundan ko pa sila sa Mindanao. Dahil taga Mindanao ang dalawang gabunan na yun na inayunan pa ng dalawang magkapatid na taga Apari. Ano? Mindanao? Paano ho kayo makakapunta ron, Apo? Simple lang. Aalis ako dito sa Batanes, pupunta ako ng Maynila at sasakay ng eroplano. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak nyo. Apo, ano hong pwede naming itulong sa inyo? Ang gusto ko lang, pag naibalik ko rito yung bata, tuluyan ka ng magbago at iparamdam mo na mahal mo yung anak mo. Yun lang, kuya. Pasensya ka na sa mga nasabi ko pero kailangan mo yung gawin. Dapat alam mo yan eh, bilang isang ama. Diba? Opo, Apo. Sige, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Bukas na bukas, kapag huminto itong napakalakas na ulan, pupunta ako ng Mindanao. Meron pa naman akong pera dito. Makakarating pa ako doon. Tinamaan ng lintik ang mga yon. Talagang dito pa sila ng gulo sa napakagandang lugar ng Batanes. Hindi ko napansin, Commander, na meron palang isang tao doon na galit ito sa akin. Kung di daw dahil sa akin, baka hindi raw sila sinasalakay ng mga aswang at mangkukulam. Wag mo kong sisihin, kuya, pwede ba? Nagpunta ako rito para tumulong. Kung sisisihin mo ko dahil nagsusulputan dito ang mga yun, hindi ko nakasalanan yun. Kasi kahit wala ako dito, alam kong susulpot sila rito. Ganun ba? Ganun na nga ho. Nung una, naniniwala ako sa iyo. Pero ngayon, wala na akong paniniwala sa kakayanan mo. Nakita mo na palang tinangay ng aswang yung bata. Bakit hindi ka man lang nakagawa ng paraan? Ano nga pong magagawa kong paraan? Apat sila, nag-iisa ako. Sadya silang malalakas. Ngayon, kuya, siguro ang pinakamainam na lang na may tutulong nyo sa akin, maniwala kayo sa akin. Hindi ko kailangan niyang panghuhusga niyo. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko ng buo rito yung bata. At kung gaano man karami ang gagawin nilang sugat sa bata, dodoblihin ko ang ibibigay ko sa kanila. Aalis na ho ako. Okay. Part 4 na po ito, no? Adi may part 5 pa.
Hanggang ilan kaya to? Kasi ito pa lang yung na-send sa akin eh. Sana meron mamaya. At kung meron mamaya, edi mag-a-upload ulit tayo. Pero pag wala po, ibang story naman. Okay. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like sa video. Bilang tulong niyo na lang po sa akin at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo.